So, magandang gabi mga ka-TH. So, panibagong vlog na naman ito para sa mga naghanap ng mga treasure site. So, ito pong ibibigyan na papanood natin na video. Ito po'y nangyari po na video doon sa ano, doon sa Llanga, Surigao del Sur. So, bago sa lahat, ay panoorin muna natin bago mag-shoutout tayo sa ating mga customer na lagi na panood ng ating YouTube channel. So, sana huwag kalimutan mag-subscribe sa baba at pundito niyo yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video. So, sa mga naghanap sa atin sa Facebook page, so, makikita nyo na, nilagyan ko na lang ng account dyan sa baba para hindi na kayo mag-missis pa dyan sa ating YouTube channel. So, pwede na lang ako i-search sa ating YouTube channel sa Facebook page, Mindanao Decoding Site. So, nakikita nyo sa baba. Yan po ang aking Facebook account. So, pwede na kayong mag-missis dyan. So, panoorin nyo mga ka-TH. So, mayroon akong kunting idea na ibibigay sa inyo. So, watch out. Or, tayo nakakuha. Masama. Mabaw. Mabaw ra. Maroon mo yung ipangita po din ang mabaw. Pero wala man kayo ni kuha din ang pita. Ay, mga bangang dito. Ano man? Hindi naman ginagalagang gamit kung ako yung mapa. Ha? Ah, listo dun. Magic ra. Magic yung bunka. Arang, grabe no, arang mapa niya no? Sus, kita mag-partner bos. Sigurado. Sigurado gid ka. Luwas yun kami. Sige nyo, lipaya na kakuan ganit. Iba na ka. Kung... Nakalakaw naman tayo, mong kalaklako. Kanto sa pantalan, di na to ang ikalutun. Kato na sa dagat. Wala mo kikalut sa lumon na ah. Lagi, lubong rin na lahom sa dagat. Kung nas pa lagi, si mentor na skilit. Silsilon rin yun. Daom sa dagat, 2 meters may pinakalaom niya. Oh. Ah, ana sa mapa na. Ala pinigan. Si pangalan to naglubong dito sa Balay? Krakasa. Diri mo gud ang gira sa una manang daghan gid. Diri ang gira man gud mo daghan. Diri ang gira manang daghang lubong diri. Mo ni sa nyang kita wag na ning small city Japan sa mapa. Mo ni tawag diri. Small Japan. Nari lang mabutang lang mabutang di butang nang yang tiro ng dibdi kani mabukit kani. Ito. Aman yang hol. Hol ho. Nang balay dia balay karaan. Sinung sapon. Kana bukado kana karaan puna bukado. Basta diri ko nang kahon tatay sa nang dekat tapo ngadia. Pero kato tong kagasa di tong balay. Kana mo man ali. Dito tas. To nila dito. Tato tas yang balay. Sa balay tani na busugod.
hamang isa ka sapa nag-cross. Ta. Agas to bidi. Sipa mo po ni patay. Bali, sipa mo po ni. Diyan mo. Balay sa pon. Ato bang dire ko. Kami tumapay ha kanang. Hakan tumapay ko. Kusina nila ni Juan. Yan ay lang ba to? Sundang niyo. Kurang pilo lang ina para ma-plaster. Balay glukot para ban. Naman yan bagay. Puro sakto maghaang sapaan niya sa mapa. Sapa man eh. Iba. Iba na yung radio ko. Odo. Dekan na ito siya. Kali. Ilang yung kwanda yan. Gip. Nandang di kanal, di kanal nila. Kanila yung gabay. Karaghan ba nila bangag na kanar may ipangita? Kanara. Dahil natin kung nabutaan sa mapa, napay may lahat yung mapa ni. Ah, napay yung mapa? Napay lahat yung mapa ni. Kasi may butang ano, yung tanil man ni. Yung tanil ani. Pero ang ipangita na ako kanila sa kuha. Kanil yung pinang. Oo. Oh. Karaghan ba na sa mapa eh? Ano may forma na? Ito ba man eh? Sige, plaster. So yun nga mga ka-TH, yun po ang ating video. So sino-shortcut ko na lang para hindi masyado halata sa iba dyan na nag-mamasid. So ganito kasi mga ka-TH ay tulad ng isang site namin na binablog ko. Tapos talagang parang nakuha nila yung area. So pinuntahan po sa mga ka-TH. So ang dami ng butas doon. So binasag nilang bato. At tinanggal talaga nila yung mga sign doon. So ganito, kinakat-cut ko yan para hindi masyadong makuha nila. Kasi mayroong mga katiis na nagmamassage lang. At pinagsamantalaan ang ating area kung saan tayo nagdetect. So ganyan lang ginagawa ko. So kung akala nyo, mautakan ako, utakan ko rin kayo. So yan po ang ginagawa ko sa ating aming site. So yung kasama namin dyan is mayroon mayroon niyang mapa. So, pasensya na ganito ang busis ko kasi nagkalagnat ako nung nagpunta kami dyan nakaraan, naulan at tapos natuyuan kami ng damit. So, nagkaroon kami ng lagnat, sumakit yung likod ko. So, ito kaya ngayon nagkasipon. So, shout out muna natin mga customer dyan from Nova Ecija, Nova Vizcaya, dyan sa Camarines Sur. So, kumusta natin mga ka-TH dyan? Sa lalo na maulan, so relax muna tayo. So Manila, Southern Leyte, Cagayan de Oro, Butuan, Agustin del Sur, Surigao del Sur, Tagum, Davao, Samal Island, Cotabato, Sarangani, at Bukidnon. So marami tayo Bukidnon, Lanao, San Tabato, marami tayo dyan. Capiz, Bohol, Cebu. So kumusta na po kayo? So ating mga site. So dito mga ka-TH, mayroon kayong makuha na kahit kunting idea. So ito mga ka-TH, yung napanood yung video na yan. Yung video na yan, ito po yung sign dyan na nakita namin. So, nung tiningnan ko yung kamapa na hinahawakan niya, Xerox lang yan, hindi yan original. So, magkakaiba talaga kasi hinalaan mo talaga pag Xerox at original. So, tandaan natin mga ka-TH, di natin alam kung anong nakalagay dyan sa original. Kasi yung mapa hinawakan niya is mayroong mali. Kasi yung kumpas niya dapat yung kumpas sa taas, eh, yung sa taas ng mapa kasi
si karamihan talaga sa mga mapa sa taas. Mayroon niyang, ano yan, may nakalagay dyan na kumpas, direksyon. Tapos pag sinusunod mo kasi dyan sa site na pinuntahan namin, at kinumpas ko siya, nag-iiba yung daanan ng tubig, yung daloy ng tubig sa yung punta dyan, pagpunta kami dyan, ang tubig ganito, papuntang papunta siyang anong south ata, west, ah, papuntang north, papuntang north yung tubig, papuntang north yung tubig. Tapos yung dun sa sign ay yung tubig niya is papuntang east. East po ang nakalagay sa tubig. Pag sinusunod mo yung mapa na yan, ay talagang malilito ka talaga, naguguluhan. Pero sabi ng guide ko dyan, mayroon daw bahay, nagatugma rin, mayroong bahay, so malaking kahoy. Kaso lang dalawa yung malaking kahoy. So, nung hindi ko sinunod yung kumpas sa taas ng mapa, kinunwari ko na lang na hindi ko talaga sinunod yan, in-assume ko na lang na pinihit ko yung mapa, susundan yung sapa, saka yung kahoy, ay mayroon ka, wala naman kasing kahoy doon, wala na nakita, wala na yung bahay kasi sinunog daw. So mayroon akong sign nakita doon. So buti na lang ay mayroon tayong dalang gadget. So dala ko po yung humidificator at saka yung metal detector. So buti na lang is mayroon akong dala, kasi pag walang dala, hindi ko talaga matuntun yung tamang dig site. So yung parang bilog dyan, ito yan dyan sa baba. Sa baba talaga niyan is mayroong puno ng kahoy. Tugma talaga. So hinukay nila yan nung gilid na gilid talaga sa bato, wala daw. Kasi sa harap talaga. Kasi dito yung banda ng kahoy. So nakaharap siya. Parang nakaganyan siya. Parang nakat... Kasi mayroong tao daw doon binasag ng mga dating mga katis. So ang daming butas doon. Siguro umabot ng mga 50 ng butas. Ang dami talaga nagbubutas doon. Na paghirapan sila. Kasi yung mapa, hindi naman talaga totoo ang nilagay ng kumpas doon. Mali talaga. Kaya na ang yung iba na is nahirapan. So kung mahina ka sa analyzing, pag sinunod mo talaga yung kumpas, eh, talagang mawawala ka. Mabubutas ka talaga. Kasi yung una at sinunod ko eh, baliktad siya eh. Kasi pag kumpas ko ng ano, pag kumpas ko ng sa sign, ay nakalagay siya yung ano sa ano, southwest. Southwest ba yung nakalagay? Tama ba? Southwest o northeast? Yung giveaway talaga, baby drum. So, hindi ko na sinunod yung kumpas sa taas. Sinunod ko lang yung sapa. So, inalis ko yung kumpas. So, doon naman tumama sa kahoy. So, tugma talaga sa kahoy. So, ang kaiba lang, baka inisip ko, baka maging mali ako sa pag-decode. So, ginamitan ko siya ng humidificator. Kaso lang, hindi ako nakapag-video. Kasi hindi po sumama yung kasamahan ko. So, yung isang kasama ko lang sumama doon. At siya po yung andyan. Kaya tatlo lang kami. Tapos yung may-ari kasama niya. So, hindi po ako nagkaroon ng video. So, hindi na po rin ako magpapakita ng video kung saan umikot. Kasi mayroong nagmamasid talaga dyan. Pag malaman lang saan na site, saan umikot, doon lang hukayin. So, mayroon talagang nagmamasid sa video natin. At alam nila kung saan, anong lugar yan, pupunta nila. Doon na sila maghukay. So, sila ang makapinabang sa inikutan. Kaya hindi na ako napapakita rin ng detection. So, yan po ang nangyari. So, yung kahoy talaga is under, nandyan sa mga 14 feet po, tingin ko sa lalim. Kasi yung sa Bisaya pa, lubot ng kaldero. Parang siyang lubot sa kaldero. So, BB drum ang nakalagay dyan sa ilalim. So, doon naman sa mapa, nakikita sa Xerox, ay nakalagay is BB drum. So, nakikita namin na doon talaga sa gilid ng bato na malapit sa puno ng kahoy. So, maganda kasi kapag gawa, kasi yung kahoy is pasataas yung bato. Tapos yung bato daw sa kabila papuntang south is mayroong tao daw doon na nakaharap din, na parang nag-triangle sila. Dito yung kahoy, dito yung parang puwit ng kaldero, at dito yung tao. So sa lubong sila, sa lungat, pero malapit sa puno ng kahoy. So masasabi rin natin ang under ng puno ng kahoy. Kasi malapit lang siya talaga siya sa puno ng kahoy.
So doon po ang deposito. Doon sa taas dinitik namin, dinitik namin ang gold sa papuntang taas diyan. Ay yung dating is yung punong kahoy din is naditik doon, silver lang wala. So baka may copper doon. So dinitik ng ating home locator. Binalhan natin ang gold, doon po umikot yung ating gadget. So hindi po kayang abutin ng ating detector kasi napakalalim yan, 14 feet. So malalim yan. So hindi na kayang abutin. So napaganda po yung sign. So nakalito talaga yung mapa. Minsan talaga mayroon talaga mga, iwan ko lang sa mapa niya kung yan ba talaga ang original na nakopy niya sa original, yung talagang original na mapa. Yun na napagpasirox, yun ba talaga? Kasi pag hindi, iwan ko lang. Pero totoo naman yung pag hindi mo sundin yung kumpas sa taas, sapa at saka yung bahay at saka yung kahoy, okay siya. Kasi pag hindi ko sinunod, kasi pag sinundan mo kasi yung kumpas, mali talaga siya. Mapunta ka sa maling direksyon. Kaya ang dami talaga nagbubutas doon. So mayroon pa dito sa baba. Ito mga kalokohan sa mga ibang tao, treasure hunter. Sabi niya damay-damay daw. Yan ah. Yan kidi, yan kidi. So kung hindi ka marunong kumilatis ng mga sign, hindi ka marunong tumingin, talagang mapapahukay ka. Yan talaga, yan kidi. Gawa-gawa talaga ng mga tao dyan naghukay. So ingat lang sa mga treasure hunter natin na di pa kabisado yung mga sign talaga na gawa-gawa. So malalaman mo talaga yung gawa ng hapon kasi sulit yan, talagang malinis. Sobrang kinis pang sa Bisaya pagilihaan na 1,000. Sinaw kayo. Oh, tingnan mo yung kidi. Rough siya, rough. Tapos di pantay talaga yung gawa niya. So napakahirap. So sabi daw ng mga dating katiis dyan, damay-damay. So damay-damay talaga. Kasi hindi nila nakuha. May butas dyan na umaabot 7 meters. Mayroong 25 meters. Dami. Dami yung butas dyan. Pero hindi nila natamaan yung hindi nila hinukay yung puwit ng kaldero. Talagang hiharap na sa harap niya. Yung hinukay nila yung ilalim ng bato. Pero sa harap nila na nagkasog sa Tagbisaya pa, nagkatagbo ang katong kahoy o katong tao, di sila naghukay doon, na doon sana is nakalibing kasi doon ang detection. So dinitik natin doon ng humid locator. So doon talaga tumama. So mahirap din kasi magdala ng ano dyan, kasi alam natin na red flag dyan, kaya dalhin lang natin ang humid locator. So pag hindi red flag, di magdala tayo ng mga Tesla spark po, dilalhin natin dyan. Puro mga red flag is alam mo na anong dalhin mo, dapat humid locator lang. So yan po. So, yung bumaba na kami, marami talaga dyan sa ano, Yanga. Marami talagang sign. Marami ding mga treasure hunter dyan na lilito. So mayroong nakakuha dyan dan malapit sa Sapa. Hindi ko naman alam talaga na nakuhanan pala yun. So ganito mga katis, yung sinabihan ko yung tour guide namin, Sapa tayo dadaan sa Sapa. Pagdating namin sa Sapa, nakita ko yung bato na sobrang tigas. So dapat niya mga 50 meters o 100 meters o 60 meters. Doon daw maraming hapon na nakatayo, daming sinukat-sukat sa mga busay. So daming hapon daw doon napunta. So hindi niya alam, nagmasira na, nagmamasid lang daw siya. So nung doon man kami sa Sapa, meron ako nakitang bato, ang daming butas, hul. Impossible na kasi pag sa tulo ng ulan kasi nakatakilin yung bato eh. Tapos yung butas, hindi pa ganyan. Pa ganyan yung butas, papasok. So ibig sabihin, sign po yun. Ang dami. So giveaways. So nung inobserbaran ko, mayroong mga tinatawag natin na bato na ano, anong tawag ng bato na parang simento. Anong tawag doon na, anong tawag sa atin nun, nalimutan ko. Basta yung bato, mayroong bato dito na para siyang napanas. Tapos may bato dito sa malapit sa gitna at mayroong bato doon sa dulo. Parang naka-stretch sila. Naka-stretch yung malaking bato. So yung bato parang rough siya, parang ginawa, parang siminto. Buo siya. Talagang bilog. Bilog dito malaki. Pero yung pagkabilog yung isa, yung sa pinakauna, may ano siya, may huling. Talagang straight na straight talaga yung
ano niya. So tingin ko parang sinasadya talaga yan. Mayroong dibawis dito. Tapos chap niya dito yung sa bandang gilid, mayroong malaking bato. Tapos tung sa dulo is mayroong bato, mayroong tatlo din doon na bato, na malaki. Ang laki kasi laki ng multicab. Tatlo at saka pang-apat yung nasa kilid at saka yung isa din sa kilid. So, nung sinundan ko yung hole na malaking, yung bato na parang diamond, para siyang pyramid, yung isang hole niya, na parang malaki, ng ganito, para siyang nakayo, doon siya nakaharap sa isang bato, so kinumpas ko siya, doon po ang may patsing, nagibawis. So, mayroon talaga, siminto talaga, kasi yung bato, makita mo siya kabuuan, wrap siya, pero dito siya banda, patsing po siya, siminto. Talagang top pal po siya. So, pinabalikan natin ang ating ka-TH. Pabutasan ko yun ng kahit 2 feet lang kung anong nalagay doon. So, doon pala sa baba niya, sa may tatlong bato, doon pala nakuha ang big load. At nilagay daw sa parang yung batong madulas na kulay brown. Kulay brown daw yung bato at kinarga ng yung kargahanan sa mga balas, tin-wheelers sa Bisaya, pa tin-wheelers. So kinarga siya doon. Tapos yung may-ari is malaki dyan sa Surigao del Sur. So isang tao na malaki dyan sa Surigao del Sur. So ang laman daw doon is deposito. So ibig sabihin, kung deposito ang nakuha nila doon sa isang bato sa baba, giveaways yun yung nasa taas. So yun ang pinabalikan natin. So hindi ako nakabalik kasi nagkasakit po ako. So masakit kaya yung buhok ko dito. Hinawakan, parang nabubugat ako. Sa Bisaya pa bugat. Dito masakit yung buhok ko. Hindi ko sige sanay sa ano. Hindi ko nasanay sa pagkakit ng mundok na sobrang layo. Kasi 2 hours yun eh. Lakad namin 2 hours. So napakalayo. Isang basa pa kami sa ulan. So pabalikan ko yun ang yung kasama. So baka man dun ang gibawis. So napakaganda talaga mga sign doon. Ang hirap lang is malayo-layo lang talaga. Sobrang layo. Sa biyahe lang is malayo na. Talagang mahirapan ka. Okay lang sana pag sa highway. So nung bumaba na kami, malapit na kami sa Patag, maroon kami nadaanan doon na maraming butas. Ang daming butas. Pag kinumpas mo siya, yan sa baba. Isang mata yan, nag-iisang mata. So manipis na siya kasi sinilsil yan. So mata yan, mata. Tapos dito sa baba, tingnan nyo, mayroong araw yan pababa dyan. Parang sa tao pa, lumuluha yan, lumuluha. Tapos yung, ganyan yung label niya. Parang guhit siya. Ibig sabihin yan, mayroong kanal na hanapin mo. So yung kanal pala dyan, isa baba lang niya. Tapos yung baba niya is mayroong pansyon na sobrang lapad. Umaabot ng 2 meters. Tapos 1 meter yung laki. Yung taas niya is about 2 meters. Iwan ko lang sa mga ka-TH, bakit sila nagbubutas papuntang east at saka west, distant to 3 meters. Iwan ko lang bakit sila nagbubutas. Hindi nila alam na yung mata na yan is may araw pa baba. Hindi nila tinignan na maigi. So dinitik natin ang detector ng homemade locator is dyan po dumitik sa talagang binabagsakan. Kasi yung ganyan kasi yan, ganyan. Tapos pag sa baba niyan is mayroong kanal yan, pahalang papunta dito. Tapos yung kanal niya is putol rin, dead in siya, katulad ng mata niya. Yung mata niya, kita niya yung mata niya sa baba, ganyan rin yung kanal niya. Tapos yung padid ina dito po yung parang pansyon sa baba niya. Ibig sabihin dyan po sa ilalim na yan, dyan po ang huhukayin. So kung isa kang taga Surigao del Sur, kung nakita mo yan, kung nagbabasa ka dyan, makita mo yan, alam ko kung kain mo yan. Alam ko kung kain mo yan kasi nakikita yan. Diyan lang sa baba yan, malapit na yan sa bayan. Marami talaga ng treasure hunter dyan naghuhukay. So iwan ko bakit din nahilukay sa baba talaga, sa baba ng busay na yan. Kasi nakapagtataka yung busay na yan eh. Dapat yung busay, yung force na yan, is pag talon ganyan, is dapat, ano na, flooring na dapat, yung pabagsak. Mayroon pa talaga sa pagbagsak dyan. Mayroon pa pansyon dyan. Pansyon. So, bago, tatanong ulit, kasi may kanal siya. Parang, babalik na naman yung tubig. Bago siya, babagsak. So, hindi ibig sabihin, dyan na talaga sa pansyon na yan. Ilalim pa yan, under pa yan.
Kasi parang malaki siya, parang butik siya, butik. Parang butik siya sinasadya yan. So sana po ay mabasag yan sa ating mga katiis dyan na tinuruan ko na pabalikan. So napakaganda talaga niyan sa Surigao del Sur. Kasi dyan po ang sagupaan ng Amerikano at saka Hapon. So hindi na masyadong mababaw to. Tingnan ninyo yung nakuha dyan sa isang malaking tao dyan. Dyan lang sa Sapa, kinarga na agad eh. Kinarga na yung bato dyan na parang parang yun na makinis, matulas. Kinarga, yun lang kinuha nila. Tapos umalis na agad. Tapos sa taas nyan, mga 15 meters, doon po yung parang patsing na giveaways. So wala pong dala kaming maso, walang silsil. Wala kaming silsil dala nun. Lubrang lakas ang ulan. So hindi mo siya magamitan talaga ng gadget na electric gadget, yung dikuryente, kasi pag munababasa, sigurado sira agad dyan. So napaka bad yung pagpunta namin dyan kasi ulan. So babalikan namin yan pag okay na yung ano, yung araw, kasi ngayon lagi talagang ulan. Hirapan ka, uminit siya ng kalahating oras, isang oras, uulan naman tatlong oras, apat na oras. So mahirapan ka. So yung ating katiit dyan, yung kasama natin dyan is mayroong mga mapa yan. So nikserbaran ko muna yung mga mapa iba niya, kasi mali-mali talaga yung mga nilagay dyan na kumpas direksyon sa taas. Pag ikaw nakasunod dyan sa kumpas sa taas, kasi pag sinundan mo yan, talaga nalilito ka. So mayroon daw mga treasure hunter ang punta sa kanya at tinitingnan yung mapa. Ganun rin ang ginawa nila, sinundan yung kumpas sa taas. Kasi yun man talaga ang dapat sundin mo eh, di ba? Yung kumpas sa taas ng mapa. Nakalagay dyan bilog na mayroong kumpas. So yun ang sinusundan nila. Kaya yung mga butas nila is maling-mali talaga. Kasi yung sinusundan. So pwede naman yung tanggalin mo yan. Sundan mo na lang yung kung anong naging sign, kung anong naging direksyon. Kasi pag sinusunod mo yan, talaga mapupunta ka sa ibang direksyon. O iwan ko kung sinadya ba yan ng Hapon or mali ba yan sa pag Xerox. So nandyan lang yan sa dalawa. Pero yung detection, okay naman. Sa pag-detect natin, is mayroon talagang umiikot. So sa tinanggal natin yung kumpas dyan, sinunod natin yung sign, is mayroon talagang namang umiikot. Yung dalawa dyan, na sinunod natin, kasi yung mapa niya, anim po yung mapa niya. So yung dalawang, yung isang mapa niya is mayroong dalawang deposito. So dinitik namin, is okay naman, mayroon namang laman. Tapos yung isa is 19 feet dyan sa malapit sa bahay niya. Yung hindi ko mapicturean kasi ayaw niya magpapicture, ayaw niya picturean yung mapa niya, ayaw magkaroon ng video. Tapos nalaman ko yung butas na dyan sa malapit sa bahay niya, ang kahirapan lang dyan kasi hindi niyan sa kanya lupa. So yung pabutas ng deposito is pagandito, parang medyas ganito. So kung makita mo nyo lang nyo talaga, napakaganda. So i-drawing ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung anong hugis ng deposito sa malapit sa bahay niya. So ganito po katiits. Yung isang sign niya, so kung nanood ka man sa video na to sir, huwag maalala sir, kasi hindi ko naman sasabihin, hindi ko babanggitin ang pangalan mo at hindi ko rin babanggitin kung anong lugar dyan sa Llanga. So ganito po yung sign niya. So pasensya na po sir, so share ko lang, pero hindi ko naman babanggitin kung anong pangalan mo. So ito. Ito po yung lubi. Ito puno to ng niyog. Mga Tagalog, lubi is niyog. So ito po siya. Yan. Ito po yung niyog. Ito po yung X na mayroong bilog. So, ibig sabihin ng X pala, ibig sabihin ng X na may bilog, ginger talaga. Kahit dyan nakalagay sa sign, ginger yan. So totoo talaga ganito, ATH. Parang medyas yung deposito.
ito ito may nakalagay dito, hindi ko na alam dito, pero tingin ko nandyan to sa 19 feet ng lalim nito, 19 feet ang lalim nito. So ito, 3 meters, mayroon talaga nakalagay daw dyan na harang. So may ano makasulat dito na hapon, hinapon. So ibig sabihin harang. So pagdating mo daw ng 3 meters, mayroon din daw ding harang din. Harang din, harang. So dalawang harang. So pagdating mo daw sa dalawang harang is lumiko ka papuntang puno ng lubi, papuntang north. Papuntang north. Kasi pag sinusunod natin to dito, ang nakalagay dito is east. Pag sinusunod natin to, dito ka maghukay. So hindi ko sinunod yung kumpas sa taas. Ang sinusunod ko yung sign. So nung sinusunod ko yung sign, so di ko naman alam. So dati hinukay to nila. Dito puno ng kahoy dito, hinukay to nila, puno ng niyog. Yan. Hinukay to nila ng puno ng niyog. So sabi ng naghukay doon, mayroon daw kahoy na nakakaibang kahoy talaga, kulay pula ba 'yun? Na nakatusok kasing laki daw ng ano, kasing laki ng 4x4. Talagang 4x4. Papunta daw dito. Papunta dito. Diyan papunta daw. Papuntang south. So may doon nakalagay down na kahoy papuntang south. Hindi nila alam, yun pala ang nagtuturo ng deposito. So ang nakakaibahan lang sila, kasi hindi nila natamaan sa sinter. Kasi dito yung sinter eh. Diyan. Kasi ang layo nito, papunta dito, is nandyan sa 3 meters. Dito sa 3 meters, dito sila naghukay yung hapon. Andyan sa 1.5 meters, dito po yung sintro sa deposito. Tapos dito, dito daw sila naghukay dito. Tapos dito sa baba pala ng deposito is mayroong water trap pala dyan. Water trap. To sabi ng naghukay, is nabutas nila yung kahoy kasi patusok dito. Pag nag-under sila ng ilang feet, nabutas nila yung water trap. So umakyat sila dito hanggang dito sa puno. At hindi na nila nabutas ulit kasi sobra talagang lakas ng tubig pressure. So nung tinignan ko sa mapa, dito dapat ang butas sa 3 meters yung hinapon niya na nakasulat. 3 meters dito may nakita kang harang, papunta dito may nakita kang harang. Pagdating dito may bam dito. May bam nakalagay dito sa mapa niya. May bam bago ang deposito dito, 1 meter. Lapit lang sila, 1 meter lang dito. 1 meter lang. Mula dito. 1 meter. Siguro 1 meter. Hit over sa 1 meter lang. Ang lapit lang talaga niya sa deposito yung bomba. So, sinasibihan ko siya at tinuro ko sa kanya kung paano gawin. Dito sila magbubutas. So, 1 meter and half para center siya. So, nakapag-hirap daw sa kanya is ganito kasi yan. Hindi sa kanyang lupa. At parang sa Bisaya pa, parang nakabantay ang tag-iya na may sulod. So parang napag-alaman ng may-ari na mayroon palang laman. Kaya pinagalitan na niya yung nakatira doon na maghukay. So binabawalan na nila. Kasi may sabaka may plano yung nabakuin. So yun ang pinakamahirap sa lahat. Na pag malaman na mayroong laman is dyan na sala maging tawag natin sakim, yan ang mga tawag na sakim sa kayamanan. Gusto nila mapag sarili na lang. So napakaganda pong mapa niya, pero yung mapa niya is hindi na talaga sundin yung nakalagay na kumpas sa taas. Mali talaga, iwan ko anong mali doon kung hindi pa talaga yung area na yan. Pero yung mga sign doon is mayroon naman yung sign. Meron namang sign. Ang naging problema lang, yung kumpas niya is mali. Pero pag hindi mo sinundan yung kumpas, okay naman. Kasi yung kumpas lang naman ang mali. So, nung dumitik namin sa taas, yung may bibid drum, na 14 feet ang lalim, hindi ko pinaikot yung locator doon sa puno na malapit sa kahoy. Kasi may sumilip sa baba. Kasi doon sa baba, may
harvest ng niyog. Pagganan ganyan siya sa mga ano, sa damuhan. Parang ano eh, parang pato. Taas, baba, taas, baba. So pinaikot ko doon sa maling direksyon. Kasi karamihan niya ganyan, yan po ang tao mapagsamantala. Pag-alis mo dyan, puhukayin nila yan. So pag ako ang nakita niyo, tapos dyan ang humitik, hindi ko talaga ituturo ng tama. Sasabihin ko na lang, ibubulong ko na lang yan sa may-ari. So napakaganda po yung napuntahan namin. So sana po next time, kung okay na ako, is mabalikan namin doon. So napakahirap. Napakahirap talaga pag ganito situation. At mahirap kasi magkukay pag mayroon kang karamdaman. Kahit gumagamit ka ng mga gadget, iwasan ko kasi yung mayroon kang karamdaman tapos gumamit ka ng gadget, mahirap yan. So kung kayo mayroon kayong karamdaman, huwag kayong gumamit ng mga home indicator. Kaya yung paggamit ko doon is bigla lang, saglit-saglit lang. Kasi mayroon tayong naramdaman sa katawan natin. So hindi pwede yan gagamitin. Okay lang, iwan ko lang sa mga electronic. So dala natin is home indicator. So yun lang guys, maraming salamat sa nanonood ating video. Sana po ay nakuha niyo yung idea. Hindi lahat ng nakabaon is talagang andyan sa mga direksyon na binubutasan natin. Dapat inaalas natin tamang dikod, tamang ditik. So lalo na sa mga naghahawak ng mapa, dapat mayroon tayong mga kunting idea na hindi lahat ng dyan sa mapa is tama yung pagkalagay. Kasi tulad dyan, mali po yung kumpas or ang map, ang pagsirok niyan ay mali. So dalawa lang yan. Pero tama naman yung pinuntahan namin kasi mayroon namang ebidensya na mayroong sign doon at may puno. Pero wala na nga yung bahay ng hapon. Pero mayroon namang sign at analytic doon. Itong kinumpasan ko siya, tama naman yung direction. So yun lang guys, maraming salamat at God bless po sa lahat na nanonood. At huwag kalimutan mag-subscribe pa ba dito si Nungil para lagi ka updated sa ating mga video. Sa lahat ng nagtatanong, lalo na sa mga nagmi-miss sa atin, makikita nyo na yung Facebook page natin sa baba. Ayan po ang aking Facebook account. Yan lang po at God bless.